araw mga ka-tok-tok. Sa lahat gusto kong magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Tulabgo Jr. Isa po akong tok-tok franchise operator. So kailangan ko po ng mga 100 riders na papasok sa team ko na nais kumita ng part-timer kaya full-time. So tignan nyo na lang, just click the link below para makapag-direct ka dun sa application na dapat pipildapan mo. Kung may mga katanungan ka naman, pwede mo naman akong kontakin sa Facebook ko, sa number na ilalagay ko dyan sa baba. Pwede kang mag-comment dyan sa comment section ko. So, isang maikling video lang to, applicable para dun sa mga rider na papasok sa akin o kaya nakapasok na at dun sa mga na nakapasok dun sa ibang operator. So, umpisahan na natin to. Come on. Yan mga katoktok, umpisa na natin to. So, dun sa mga bago pa lang na nakapasok sa Toktok Rider Apps, then bago pa lang na na-approve ni Tok. Punta po tayo sa Play Store. Pipin mo lang dyan yung Toktok Rider Apps, then search mo lang. Then ako, nakapag-download na ako, so i-open ko na lang to. Basta matapos na yung downloading ng Toktok Rider Apps mo, i-open mo lang siya. May nakalagay dyan na ganito. Number, ilalagay mo yung number mo dyan. Ipipin mo yung number mo. Tap mo na yan, pupunta ka naman dun sa password. Ngayon yung password na gagamitin mo dyan, yung password ng Gmail address mo. Basta matapos mo pin yung Gmail password address mo, dito ka naman dadalhin. So nakalagay dito, to view and accept order, go online. So instruction niya yan. So pupunta tayo dito sa taas, go online. Kung naka-online ka na, refresh mo lang siya ng refresh. Pag may refresh mo na yan dyan, may lalabas na ganito. Tatap mo lang siya. Once matap mo na, pupunta ka naman dito. Ngayon yung sa taas, accept order. Huwag ka kagad mag-accept order. Tignan mo muna yung layo ng pagdideliveran mo at saka ng items na dadalhin mo. So yan yung number one na tip na dapat mapag-aralan nyo. Kung ilang kilometer, kailangan alam nyo kung ilan layo yung 5 km, 3 km, mga ganun. So matututunan nyo din yan once na mag-deliver na kayo. Lahat matututunan nyo yun. Then pagkatapos mo dyan, pupunta ka naman, mag-accept order mo na. Lalabas naman dyan yung contact number, address na pagdideliveran mo. Ngayon yung sender, yung address number 1, yun yung sender. So itatap mo lang yung address number 1. Then pagkatapos mo matap yan, pupunta ka naman dun sa navigation map natin. It's either Waze map o kaya Google map. Susundan mo yung line na yan. Then pag may makita ka dyang bilog, yan yung pickup point mo. Dun mo kukunin yung items. Ngayon pag mapickup mo dyan, tatawagan mo yung receive ng items. Then pupunta naman dun sa sender. Tatawagan mo naman yung recipients. Yung recipients naman, yun yung tatanggap ng delivery mo. Ngayon, pag ma-empuan mo, dadalhin mo na yung delivery, saka ka na umalis dun sa pick-up point mo. So, once ma-atid mo nang maayos yan, pwede mo nang kunin yung delivery charge. Ngayon, yung delivery charge, pwedeng ibigay ni address 1, pwede naman address 2 yung So, ganun lang mga katuktok, ganun lang kadali imitin yung Toktok Rider Apps natin. So, inasahan ko na sana ay kontakin niyo ako kahit sa Facebook ko, sa contact number na ilalagay ko, saka sa YouTube channel ko. Huwag niyo na din kalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell, saka mag-like. Gagabayan ko kayo sa Toktok Operator para matulungan kayo. At magabayan kayo sa kalsada kayo, nagbibiyahe, nagpapagod. Kasama niyo ako magpuyat, magpagod. See you in the next vlog. God bless!